What is up guys, so RJ here and welcome to my channel. So for today's video, we're going to talk about how to get PSA birth certificate online. So sa pagkakaroon nga ng official copy, ang iyong PSA birth certificate is napaka-importante dahil marami siyang benefits, especially kapag ikaw ay mag-a-apply para kumuha ng passport, claim your SSS benefits, yung mga ganyan bagay, or any important applications na kailangan mo mag-require ng special documents to confirm your identity. So sa panahon ngayon, kapag pre-access mo siya sa labas o pumila ka sa PSA office, magre-require pa yan ng mas mahabang oras or pagod. So salamat sa ating technology dahil hindi na natin kailangan gawin yung mga ganong bagay kasi pwede na siyang magawa nasa bahay ka lang gamit ang ating internet syempre. So, eto nga yung mga steps na ating i-discuss kung paano mag-order ng PSA birth certificate online. Plus, yung mga bagay pa na kailangan mong malaman kung paano makuha ito. So, let's proceed. Paano nga ba mag-order ng birth certificate online? So, proceed tayo sa website nila. So, yung website nga na yun is psahelpline.ph. So, ilalagay ko na lang yung link sa description, ano? Para ma-redirect kayo sa kanilang website. So, click nyo lang yung link. So, lalabas nga itong window na to. So, ito yung interface ng website. Dito sa taas may order now. So, click lang natin yan. Dito nga sa website nila, hindi lang birth certificate yung pwede natin kunin. Yung mga certificate, marriage certificate, CNMR, death certificate, yan. So, syempre birth certificate yung kukunin natin. Dito tayo sa birth. Click natin yung birth. Then, I accept terms and conditions. So, continue. So, are you requesting for your own certificate or live birth of someone else? So, click natin itong my own birth certificate. Then, continue. To get a copy of your own birth certificate, you'll need the following information. Ayan, names, birthday, valid ID. Ayan, nabanggit ko na yan kanina. So, continue lang natin. So, sa next step natin, ano, meron tayong lalabas tong window na to. Ma-explore nyo naman yan. So, fill up lang natin dito. Your sex, male kung babae. What? Male kung lalaki at kung female, babae. First name. Fill up lang natin yan. So, kunyari ako. So, dito sa your government issued ID. So, select nyo na yung ID na meron kayo. Halimbawa, passport, driver's license. Ayan, PRC ID, ito ay BP ID, ito yung government issued GSIS, yun, yung ating SSS ID, UMID ID, pag-ibig, yung marami dito guys. So, depende naman sa inyo kung ano yung available na IDs na meron kayo, so, hanapin nyo lang dito. So, then kapag okay na, then continue lang natin. Ayan, para ma-double check, make sure your name is spelled correctly and matches your certificate of live birth. So, proceed. Please mark the checkbox. There is no further name on your birth certificate. So dito guys, sa step na to, kung walang father sa yung birth certificate, so check mo lang. Kapag meron, syempre fill up mo to. So proceed. And dito naman sa step na to, yung mother's name. So guys, halimbawa lang to, para masundan nyo. Continue. So guys, make sure na yung ilalagay nyo yung pangalan o yung mga spelling ng mga pangalan is correct. Then, next lang. So guys, dito sa step na to. So, kung late registration, yes, it was late registered. So, kung no naman, it was registered on time. So, depende sa inyo yan. Kung late, ito yung pipindutin. Kung hindi naman, it was, ito naman yung pipindutin. Ito yung purpose of request. So, halimbawa, kukuha ka ng passport or travel. So, ito yung pipindutin mo. So, kung school requirements, local employment, foreign employment, marriage, claim benefits, loans,
late registration and the others. So, halimbawa lang is ito, marriage, proceed natin. Legal proceedings. Nan lang natin to nan. So, sa side natin, wala naman tayong mga legal proceedings. Itong legitimation, adoption, court hearings, supplemental, correction of entry, paternal acknowledgement. So, nan lang natin. Then continue. So, guys, dito, ilagay mo na yung address mo. Make sure, guys, na tama yung ilalagay natin, ha. Then, kapag okay na, double check nyo lang yung mga nilalagay yung information kung tama. Then, continue. So, lalabas yung page na to. So, guys, dito, double check nyo yung mga yung name na nilagay nyo. So, dito nga sa baba, guys, makikita nyo. Click nyo lang yung scroll down button dito. Ayan, may lalabas yung ilang copies yung i-avail nyo. So, sa isang copy is 365 pesos. Kapag okay na, click nyo lang yung confirm. Then, continue. So, for the sake ng ating tutorial, so, nag-fill up tayo dito ng mga information para lang masundan nyo kung paano talaga mag-process. So, after ng application, proceed tayo sa payment options. Then, yung reference number, paste nyo lang dito. Then, show payment. May mga payment options dito like Visa or credit card, GCash, yun, mas ano dito, mas convenient. Paymaya, 7-Eleven, yun, Bayad Center, Palawan Pawn Shop, yan, may, ano din, may mga Banknet, yan, Metrobank, BDO, DragonPay. So, yung, depende sa inyo, guys, kung ano yung pwede nyong mode of payment. So, ayun lang, guys, kung nagustuhan nyo yung video na to, please don't forget to subscribe our channel. Pahit ng ating notification bell para ma-notify kayo sa mga uploads na gagawin natin.